Koneksyon ng kapangyarihan, kultura, politika at maging ang ekonomiya, ganyan kung mailarawan noon ang simbahan. Sa unang bahagi ng kolonyal sa Pilipinas, ang mga lupa ay ipinamahagi sa mga relihiyosong ordin ng simbahan para sa mas malawak na sangay ng kapangyarihan. Ngunit nang magkaroon ng kontrobersiya sa pagitan ng mga paring Pilipinong sekular at Kastilang regular sa bansa, nabuo ang kilusang sekularisasyon na isinulong ng tatlong pari na sina Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora na humantong sa kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng paggarote. Gayunpaman, ang pagkamatay ng Gumbursa ang nagpukaw sa matinding galit at hinanakit ng mga Pilipino, nagmulat sa kamalayan at nagpatibay sa umuusbong na nasyonalismo. Ang pagkapari sa panahon ng Kastila ay binubuo ng dalawang klasifikasyon. Ito ay ang regular at secular. Ang regular na pari ay kinabibilangan ng mga relihiyosong ordin tulad ng Agustinian taong 1565 na naging kasama ni Legazpi, Franciscans taong 1578, Jesuits taong 1581, Dominicans taong 1587 at Recollects taong 1606. Habang ang mga secular na mga pari ay salungat sa mga regular, sila ay hindi membro sa anumang relihiyosong ordin na binubuo ng mga Pilipinong pari at mga mestizo. At habang lumaganap ang Kristyanismo sa bansa, umusbong rin ang mga simbahang Katoliko o parokya na siya rin pinangangasiwaan ng mga sekular na pari. Ang kampanyang sekularisasyon ng mga paring Pilipino. Nagkaroon ng matinding kakulungan ng pari sa bansa nang patalsikin ni Haring Charles III ng Espanya ang mga Jesuits na mga pari dahil sa personal nitong interes laban sa pamahalaang Espanya. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagkakataon ang mga Pilipino para maging pari. Marami nagpursige, nag-aral ng sarili, nakipamuhay sa mga tao, at naging mga sekular na mga pari na may mga posisyon sa parokya. At dahil dito, marami rin ang nahikayat na magsimba. Itinuturing ng mga regular na pari na hindi karapat-dapat ang mga paring Pilipino dahil sa kawalang edukasyon at walang sapat na karanasan para pamunuan ang mga parokya. At nang lumalik ang mga paring Jesuits sa bansa, isa-isang binawian ng parokya ang mga sekular na pari. Ngunit dahil nindigan ang mga paring sekular sa kani-kanilang parokya, ito ay humantong sa isang kontrobersiya sa pagitan ng mga sekular at regular na mga pari. Humantong sa kampanyang sekularisasyon o tinatawag ring Pilipinisasyon dahil itinataguyod nito ang pagkakapantay-pantay ng karapatan sa pagitan ng mga paring sekular na Pilipino laban sa mga regular na mga paring Kastila. Malinaw na pinapabura ng pamalaang Kastila ang kanilang kadugo ng mga regular na pari kisa sa mga paring Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat, pinaburan ito ni Arsobispo Pedro Pablo Pilais na isang eklesiastikal na gobernur ng simbahan na tanging pumanig sa mga Pilipinong pari. Ngunit sa kasamaang palad, ay namatay ang arsobispo dahil sa lindol na sumira sa Manila Cathedral taong 1863. Nagpatuloy ang kilusang sekularisasyon sa pakikipaglaban ng mga paring Pilipino na kinabibilangan ni na Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumbursa.
Naging mas mainit ang relasyon sa pagitan ng mga paring sekular at regular dahil sa walang tigil nitong pagpuna sa mga paring Pilipino na hindi kayang mga siwa sa mga parokya na nagdulot ng malaking bangayan sa dalawang partido. Ngunit sa kabila ng lahat ay walang humpay ring nagpatuloy ang mga paring Pilipino para sa kanilang kampanya. Sa kasagsagan ng kontrobersiyang sekularisasyon, naganap ang Cavite Mutiny noong ika-20 ng Enero taong 1872. Ito ay kinakasangkutan ng ilang manggagawang Indio, Mestizo at Criollos. Ito ay ang mga Espanyol na ipinanganak sa Mexico at ipinatapon sa Cavite. Layunin ng mga manggagawa na mabawi ang kanilang pribilehiyo para maging exempted sa sapalitang paggawa at pagbibigay ng tribute sa gobernador-general na si Rafael de Izquierdo. Ito ay pinamumunuan ng isang Pilipinong sarhento na nagdangalang La Madrid. Napatay nila ang ilang mga sundalo at opisyal na Kastila sa mismong balwarte nitong kuta. Naalarma ang general, nagpadala ng ekspedisyon patungong Cavite upang sugpuin ang rebellion. Ngunit sa kasamaang palad ay nagapi ang pangkat nila Madrid, inaresto at pinatay. Dahil sa mga pangyayaring ito, naniwala ang pamahalaang Espanyol na ito ay isang rebellion laban sa pamahalaan ng Espanya. Dito'y pinag-utos ng gobernador na arestuhin ang mga Indio at Mestizo na umano'y nasa likod ng pag-aalsa. Kabilang dito, sina Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora, Pedro Dandan, Toribio del Pilar at iba pang mga intelektual. Ang ilan sa naaresto ay ipinatapon sa Guam habang hinatulan ng parusang kamatayan sina Gomez, Burgos at Zamora. Ikinulong ang tatlong pare sa Fort Santiago bago sila nilitis. At sa panahon ng paglilitis, nabigo ang gobernador na patunayan na nagkasala ang tatlong akusadong pare na konektado sa pag-aalsa noong buwan ng Enero. Nangako ang general na magpapakita ito ng mga dokumentadong magpapatunay na ang tatlong pare ay nagkasala ng rebellion. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pag-aantay, ay walang anumang maipakitang dokumento na maaaring madiin ang tatlong pare sa salang pag-aalsa. Ngunit ang hustisya sa panahong iyon ay sadyang hindi makatarungan. Gayunpaman, hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Ika-17 ng Pebrero taong 1872, nagmartsa ang tatlong pari mula Fort Santiago patungong Bagong Bayan Field na ngayon ay Luneta. Tahimik na tinanggap ng tatlong pari ang kanilang kamatayan at nanatiling kalmado. Unang pinatay si Padre Zamora, pagkatapos ay si Padre Gomez at ang huli ay si Padre Burgos. Habang ang mga saksi sa kaganapan ay bakas sa mga mukha, ang galit at pagdadalamhati. Ang kalunos-lunos na wakas ng tatlong pare ay humantong sa pagbubukang liwayway ng nasyonalismong Pilipino noong 16 na siglo. Nagkaroon ng makabuluhang epekto sa mga tao dahil sa anino ng mga pagsubok at napukaw sa matinding galit at sama ng loob. Ang pagkamartir ng tatlong pare ay nagbigay daan upang ialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang ikalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo na kumundi na sa pamamahala ng mga Espanyol sa piling ng mga Pilipino. Dito'y nabuo ang kilusang propaganda na naglalayong ipaalam sa Europa ang mga pang-aabuso sa isla ng Pilipinas.